Mapapansin nyo habang nagtatype kayo pa-curve. Kumbaga yun yung sinelect nating fat. Hello, 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 hello. This is Feel Good Business TV at Monique, guys. Ako si Erin. For today's vlog, no, guys, ang ituturo ko naman sa inyo is kung paano ako nag curve ng text, lalo na kapag may nagpapagawa ng monogram. Diba usually, guys, naka-circle siya or naka-curve. Ayan, guys, tara, panoodin nyo. At sana ay muli makatulong itong simple video ko na to sa inyo, no? Pang personal man or kahit dun sa mga nagsisimula sa printing ng mga invitation. So, yun. Halimbawa, guys, gagawa tayo. Kalimitan lang naman is maliit. Ma 2.5 by 2.5 or 3 by 3 inches. So, ulitin ko ulit. Profile, guys. Gagawa po punta kayo sa new. Ayan. Then, ang ating unit of measurement is inches. Kung halimbawa gusto nyo is 3 by 3 yung pattern nyo. So, 3 by 3. Tapos, yung resolution ko is 250. RGB yung color mode. Then, select nyo lang yung Adobe 1998, then okay. So, yan. Magkakaroon na kayo ng template. So, halimbawa, guys, no? Dito nyo siya ilalagay sa loob. Kumuha ko ng template. Kumbaga, kung saan natin ilalagay. Halimbawa, yung loob nito, guys. Sa loob na yan. Diyan natin ilalagay yung, yan. Yung curve or yung paikot na text. So, mamaya na lang natin siya ilagay kapag nakapaggawa na tayo ng curve na text. Okay, dito sa ating toolbar, guys, punta lang kayo dun sa ellipse tool. Usually kasi, guys, ang naka-default dito is shape. So, ngayon, ang magiging ganap or magiging gamit ng ellipse natin, pag sineselect natin, ang magiging gamit niya is path. Ayan. So, magkakaroon tayo ng parang guide. So, path. So, di ba ayan, kapag nakita nyo, nilagay nyo sa template, ayan yung cursor niya, guys. Ayan siya. Tapos, para makakreate tayo ng ellipse, dun sa ating keyboard, press nyo lang yung shift, then drag. Ayan, guys, drag. Para hindi ma-deform yung gagawin nating circle. So, ayan, may circle na tayo, guys. Then, punta tayo dito sa text tool. Ayan, text tool. Kung makikita nyo yung cursor nyo, ayan guys, may lumalabas na yun. Ayun, parang tawag dito. Ilalarge ko, isu-zoom ko. Ayan, makikita nyo pag tumapat, magkakaroon siya ng ganon. So, pag tumapat doon, guys, ayan, click nyo lang, then pwede na kayong mag-type. Halimbawa, ang ilalagay nyo is Mark Anthony. Mark Anthony Fernandez. Halimbawa lang, guys. Mark Anthony Fernandez. Liitan lang natin. Gawin nating 6. Then, doon ulit tayo sa path. Ayan, then text. Mark Anthony Fernandez and Joyce. Ay, wait lang, guys. Mapapansin nyo habang nagtatype kayo pa-curve. Kumbaga yun yung sinelect nating fat. Ayan, pa-curve. Joyce Ann Aguilar. Just got married. Bawa, ganyan, guys. So, ayan. Kita nyo, guys, pag chinek nyo siya, yung text nyo, kung ano yung path na pinili nyo, syempre, circle tayo, pabilog. So, yun yung dadaanan ng text natin. So, i-a-adjust na lang natin. Halimbawa, to. Ayan, lakihan natin. Just got, or 7.7. 7.5. Para, ayan. Then, dito, halimbawa, guys, 110. O, masyado na, sumobra na. 105. Just got married. 102. Para magkaroon ng space. Then, yan. Tapos, guys, try natin ilagay dito. Ayan. So, makikita nyo, guys. Ayan. So, punta tayo dito sa move tool. Bawa yan, guys. Sa adjust natin. Select natin yung background. Adjust natin sa pinaka. Ayan.
Tapos, ayan. So, para ma-adjust nyo to, guys. Para ma-adjust nyo to, punta ulit kayo dito sa, ayan. Sa ating path. Tapos, ayan, kung makikita nyo yung cursor, dapat nandun siya sa labas, ha, guys? Hindi dito sa loob ng circle, hindi sa loob ng inyong path na pinili. Doon sa may text. Ayan, guys. Andyan siya. Tapos, kung gusto nyo na yung name, yung nasa taas, kiklik nyo lang siya, guys. Ayan, napapansin nyo, diba? Nag-move siya. Ayan, ayan, na-adjust siya. Pabilog. Kalimbawa, ayan, pabilog siya, guys. Mark Anthony Fernandez and eh yung gusto natin yung end yung nasa pinaka-center. Bawa, ayan guys, oh, nasa pinaka-center na yung end. Yung kanilang, ayan, pinaka-gitna. Ayan, basta adjust nyo lang, click nyo lang siya, itatapat nyo lang siya. Basta hindi dito sa loob, dun sa may mismong text. So, ayan guys. Halimbawa, gusto nyo ilagay yung kanilang initial sa loob. Dipunta lang kayo sa text tool. Yan, text tool. Then, ano nga, Mark and Joy. So, MJ. M and J. Check nyo lang. Then, yung select tool. Yan. Tapos, adjust lang natin yung size sa loob ng ating circle. So, adjust pa. Siguro ganyan, guys. Or mas kikita natin. So, bahala na kayong mag-adjust. So, yan, guys. Nakagawa na tayo ng simpleng monogram sa kung paano gumawa ng curved text. Diba? Ayan, guys. O, yan. Zoom natin. Ayan. Kita nyo, guys. Meron na tayong monogram na naka-curve yung text. So, ganyan lang siya kadali, guys, ha? Halimbawa, eto. Sample lang din. Mark and, ayan. Open natin. Halimbawa, yan. Tulad nito, guys. Kailangan yung pangalan ng couple naka-curve na ganyan. Alisin ko muna siya, ha? So, yan. Tapos, dito. Yan. Mark Joseph. Mark Joseph. Ay, sorry, wrong spelling. So, yan. Tapos, si-try natin kung dun sa layout is, yan, di ba? Hindi siya naka-align dun sa susundin natin na curve line. So, puntahan natin ito, yan. Tapos, i-adjust lang natin. I-adjust natin, guys. Para sumunod siya. Okay, para sumunod siya doon sa magiging pattern natin. Move tool. So, yun. Path ulit. Ito pala. Adjust. Then, yan. So, yan. Yan. Actually, guys, adjust lang, no, para makuha natin yung pattern. Ayan. Diba? Yan, guys. Sumunod na siya dun sa pinaka-curve na gusto nating maging format. At the same time, pareho din ito ni ma'am. Ayan. Ganun din yung ginawa ko dyan. So, eto. Ayan siya, guys. So, kung mapapansin nyo, naka-align. Ayan. Naka-align siya doon sa pinaka-curve line na gusto nating maging pattern. So, yon guys. Tulad nito na ating, eto naman, buong circle no, na naka-curve na text para sa ating monogram. Kalimitan yan yung mga ginagamit sa mga pang-sticker or dun sa mga pinaka-ano nila, pinaka-initial nila sa kanilang invitation. So, yan.
Ganun lang kasimple yung pag-curb ng ating mga text. Sana ay pag-share ko ng video na to ay meron kayong natutunan. So, basic lang siya, guys. Yun ay sana ay kahit siya ay super simple ay makatulong sa inyo. Okay, so muli guys, maraming salamat sa panonood niyo sa video ko na to. At kung gusto niyo pa guys na ma-update sa mga gagawin kong videos, subscribe lang kayo, pindutin niyo lang yung bell button para every time na mag-upload ako, updated kayo. Okay? Watch, comment, like, share, and subscribe. Muli guys, maraming salamat and God bless everyone.